Great day, home seekers! Welcome back to my channel. This is Jeck Saporsantos, together with Saporsantos. Today, I will be sharing to you ang aming pong bahay dito sa Lancaster. One of our property na napili. And ito po is si Gabrielle single house with three bedrooms, no? And two toilet and bath. So, samahan niyo po ako sa pag-ikot sa aming property. Yeah. Total lot area of Gabrielle po is 120 square meters. And then the floor area po is 84 square meters. So by the way po, this Gabrielle house is now on list po or for sale. Ibenta na po namin ito for assumption or for pasalo. No? If you're interested, samahan niyo po ako dito sa aming vlog na po. So ito po yung property line natin. Simula dito hanggang dito po sa kabilang dulo. Then everything po sa bahay na ito ay pina-customize po namin or pinaayos po namin way back 2019. So as you can see, upon turnover po ng Gabrielle, wala pa siyang fence and gate. So ngayon po ito po ay meron ng fence and gate upon turnover po sa inyo. So hindi niyo na po kailangan gumastos para sa pagpapagawa. Naka-ready na rin po siya. Tara po, samahan niyo ako sa loob. Ito po yung ating service gate. Then, pina-concrete na rin po namin ang ating pong pathway papunta sa door. Pagpasok po natin, as you can see, sa kanan po, no, meron na rin po tayong extra lot for garden. Ang plano ko po talaga dito before, ipapakonkrete ko lahat and then maglalagay po ako ng built-in tables and chairs made of stone. So, due to some unforeseen circumstances, meron po kami change of plan. So, hindi na po natin na itutuloy yon. And looking po ito ng panibagong homeowner or panibagong pag-aayos dito sa bahay na ito. Naglagay na po ako ng lamppost dito. Lagay po kami misis. Yan. Okay, so ito po yung ating first bedroom. Later, pupuntahan po natin. Upon turnover po sa inyo nito, yung mga aircon po, kasama rin lahat. Then we have here, ito po, may garden. Si mami po ang nagtatanim, mother of my wife. Siya po lahat nagtanim nito. Then ito po yung grass, frog grass is galing pa po ito ng Laguna. Kinuha namin sa Kalawan. Kami po mismo nagtanim. Ito ay nagpalago. Then we also have mulberry here. Tree. Yeah, ito po yung ating parking lot, parking area. Actually, kung wala po itong fence na to or gate na to, kasha po dito tatlong sasakyan. So dahil nga po, ginilagyan ko na ng fence, dito po kasha dalawang sasakyan. Then ito po mga, I don't think kung Chinese bamboo to or bamboo. I don't know kung ano yung exact name nito. So nilagyan po natin ng plant box dyan. Naka-fence na rin po, wala na po kayong gagawin. Kompleto na po yan. And kinuha ko po itong mga Chinese bamboo na to sa Kalawan, Laguna din. Way back 2019. Yan, so as you can see, malawak po. Kasha po dito, dalawang SUV. Kung isasagad po, kahit tatlong sasakyan, kasyang-kasha po dito. Then, yan po, as you can see, itinaas ko po yung lagay ng aircon para po kapag magpa-parking dito, so hindi po mabubunggo yung head or yung ulo ng inyong SUV. Then we have here yung ating gate po sa likod. Ito po yung access natin papunta doon sa linear park. So meron pa pong park dito sa likod wherein pwede po kayong mag-party, no? Pwede kayong mag-host ng party. Hindi nyo na kailangan sa loob ng bahay or sa kalsada. Meron po kayo sa likod. Then, ito po yung ating laundry area. As you can see, medyo marumi lang po. No? Hindi pa po kami tapos maglinis. But as yung pong pinagawa din po namin, meron na din tayo dyan na dirty kitchen. Provision for dirty kitchen. Naka-ready na po. Yan. And ito po, kami na po yung nagpa-concrete cement or nagpa-concrete nito, no? Cement finish ng flooring. And kung may plano po kayo na pagkaroon ng balcony, meron na pong nakaabang dyan ng mga 16mm, no? Na bakal. Ang plano ko po talaga dito or plano namin ni Mrs. ipapalagyan namin balcony paikot. And so hindi na po natin itutuloy. Nagpaabang na po ako dyan. If ever sa future homeowner po nito, naka-ready na po, pwede nyo na po itong iparenovate or pagandahin. So, ayan. Ito po yung likod po pala
sliding door na may kasama na rin po yan, screen door. So pinakabit na rin po namin yan. Punta po tayo sa loob. Then, upon turnover, meron na po siyang screen door, kasama na rin po, hindi pa yan kasama nung kinuha po namin bahay. And ito po is sa kasama na rin, 2.5 horsepower inverter, window type aircon. So may bisita po kayo sa loob, may bisita po kayo sa bahay, pwede pong ibuksan and kaya niya pong ipalamigin yung buong ground floor. Tara po, pasok tayo sa loob. Pagpasok po natin, this would be your living area. So, kung mapapansin niyo po, malawak po siya. Meron na po kaming chandelier na sama binili. Then, pinaayosin po namin yung drop ceiling ng mga sa gilid, no? And, nandito po yung aircon natin. 2.5 horsepower aircon. Kasama na rin po yan once binili niyo po yung property. Then, this po, this one is customized po. Custom made po ito from Imus, no? Ito po yung sarili naming design ni Mrs. Ito po yung gusto niya. So, pinagawa po namin ito. Kasama na rin po ito once at in-over po sa inyo. Dito po tayo sa ating dining area. Yan. Sa dining area po, again, meron na po tayong chandelier dito. And as you can see, ito po is 8-seater dining set talaga. Pero I prefer po kasi, prefer po namin ni Mrs. na gawing 6-seater lang siya. No, this table is made of mahogany, yung kanyang base, and then yung top po is nara. So nara wood po yan. Then lahat po ng ating chairs is made of mahogany wood. So solid wood po lahat ng yan. Kasama na rin po ito once po kinuha niyo yung property. Then we have here the range hood, no? Hindi pa lahat po ng nakakita niyo dito, wala po siya nung kinurnover to sa bahay. Kami lang po nagpagawa ng mga to. We have range hood here, kasama na po yan. Pa-turnover, meron na rin po tayo dito gas range, no, with oven, and lahat ng mga built-in cabinet po kasama na to. Yan. Ito po is binili namin sa Japan Surplus yung cabinet, kasama na rin po ito. You have the rice cooker and electric kettle. Then ito po yung ating LG ref. So as in talagang pag kuha nyo po ng bahay ito, lilipatan nyo na lang. If you can do some adjustment po yung anong gusto nyo, pwede rin po. So dito po sa atin sa baba, meron po tayong CR. No, may CR na po tayo dito. Yung guest nyo po, hindi na po kailangan umakyat sa taas. So makikita nyo po dito. Yan, toilet bowl. Then dito po may shower, faucet, and kompleto na po yan. May tiles na rin po yan, so hindi na po kayo mahihirapan ng patayas. Actually, by the way guys, ito pong tiles pala natin na nakikita nyo. No, ito po ay pinabago na namin yung tiles. Yung usual po nito, yung simple lang, plain white. And nagustuhan po namin yung medyo elegante na tiles. Kaya po ito po yung pinili namin ni Mrs. na ilagay. So, wala na po. Hindi na rin kayo gagastos. Naka-ready na po. Naka-abit na. Yan. So, ito po yung binubuo. By the way, ito pa po pala yung ating bedroom. So, 3 bedrooms po si Gabrielle. So, ito po yung bedroom sa baba. Yan. So, as you can see, malaki na po. Upon delivery po natin nyo, meron na po itong bed frame. Pwede nyo pong gamitin. Pwede nyo pong i-dispose if you like. We have here na po, meron na kayong TV and shelf. So, yung maliit na cabinet here. And dito po sa gilid, meron po kayong parang bodega. So, pwede nyo po lagyan ito ng mga tools, gamit nyo, or yung mga things na hindi nyo na po, mga stuffs na hindi nyo po ginagamit. Then, chandelier na rin po. We have blinds po pala, every window. Kasama na rin po yan. And meron din po yan, aircon upon turnover. So, lahat po ng kwarto nito, pero lang po din sa second bedroom, walang aircon. Kasi kinuha ko po yung aircon, ginamit ko din sa isang bahay po. Akit naman po tayo sa taas. Nakatayos na rin po. As you can see, stairways natin, or stairs natin, sobrang lawak po yan. Yan, so ito po pala, naglagay kami ng mirror dito. I can remember po sa namin dito nito. It's either all home or real one po. Pero kasama na rin ito para mas magmukhang malaking bahay. Yan. You have here the shoe cabinet. So yan.
Wala na pong shoes. Yan, sa Manila, lahat po ng chandelier natin, sa Manila po binili. No? Yan. Then, this is our bedroom. 2. Yan. Almost same lang po ng laki ng bedroom sa baba ito. So, ito po. Actually guys, yung ating bedroom 2 sa taas ng Gabrielle po is may access talaga sa CR o sa restroom ngayon. Ito po, papakita niyo po. Ito po is pintuan talaga yan. No? Ginawa po namin, pinasarado namin. Tapos yung master bedroom po ngayon, may sarili na po siyang CR. So sa kanya na lang po yung sarili CR, which is mas maganda po at prefer namin para hindi na po lalabas ng kwarto kapag mag-CR. Okay? Then, last po natin. Yan. So, this is our master bedroom. So, yan. Mas malaki. Malaki po itong master bedroom. Sobrang lawak niya. Actually, kung lalagyan niya po ito ng division, pwede pa po ito dalawang kwarto. So, anything po, everything, lahat ay kita niyo po. Customize namin. And yung mga paint po natin, hindi po biro yung mga pintura. Duko finish po lahat ng pintura natin. Yan, lahat po yung mga ating wood is made of solid wood talaga. No, hindi po siya made of palutena or yung mga mahina na wood, talagang solid siya. Ito po is pinagawa namin, built-in cabinet. So marami pong space yan na pwede nyong lagyan. Yan. So drawers. And of course, ito po is dalawang 3/4 na marine plywood nilagay po dyan para matibay po, para if in case gusto nyo po nakahang yung inyong TV. Kasha po dito hanggang 75 inches, I think 80 kasha pa rin po dito eh. Kasi yung before po nakakabit dito, yung aking pong TV is 65 inches, so kasyang kasha po. And dyan po sa inyong likuran, makikita nyo po yung ating pong bed. Kasama na rin po ito upon turnover sa inyo. May dalawang side table with duco white duco finish. No, solid po ulit yan yung mga kahoy niyan. And ito rin po, made of mahogany wood and 3/4 marine plywood. Eh, ito po yung headboard, customized din po ito, pinagawa namin. 2 inches po yung foam, Uratex foam na ginamit dito. So safe po kayo, hindi po mauuntog. So malambot sa likod, sobrang relaxing ng headboard na to pag nanonood ng TV or matutulog. And you have shelves here, pwede po lagyan ng mga picture frames ng inyong mga kikay kits, no? Ito po is kay Mrs. Then ito po yung mga cabinets again, sobrang laki. And ito po yung isa sa best dito, no? Pinakustom, pinaayos na po namin, hindi na kayo magpapaayos at CR. Yan. So makikita nyo po, meron na po. Ito is pinakabit din po namin yung ating bathtub, no? And pina-renovate namin, medyo parang malaki lang po ng konting ginastos dito. Pero as you can see, maganda rin siya. Dalawa po ito. Dalawa po yung lavatory kasi kay Mrs. and din sa akin po. Then we have here yung ating, binili ko to sa ano eh, MC Home Depot yata or WC Home Depot. Then meron mga towel, sabitan ng towel dito. And ito po yung maganda rito dyan. Meron na tayong sariling heater. Yan. So pag maliligo, no, left and right yun na po. Left for hot and then right for cold. Any faucet po dito. Even the showers. Yan. So kasama na rin po yan. And meron na rin po tayong exhaust fan. No, naka-direct po yan dun sa wall. Sa binuksan nyo yung light, naka-direct na po yung exhaust fan. Yan. Also have the carpet. Kasama yan po. Ito po yung, bakit po siya blue and white? Kasi ito po yung gusto kong color sa bedroom. Yung pala yung mga ano, meron tayong lampshade. Dalawa, left and right po. Kasama na po yan, naka-lampshade. Pala nilagyan lang po natin yan ng no nails. If you don't like it, pwede mo tanggalin. Pwede nyo pong palitan. Okay? Also have electric fan. Yeah, ito po pala. 1.5 horsepower inverter. Split type aircon. Kasama rin po yan. And the blinds. Yun. So,
Guys, thank you so much for joining me sa pag-ikot po ng aming bahay, our humble abode. If you're interested po dito, kung naghahanap ka ng bahay na naka-ready na, titirhan na lang, may kuryente tubig na, nakaayos na, naka-renovate na, just contact me, just contact us para po ma-assist namin kayo for viewing ng unit namin. And so, if you want to know about the details of this house, how much po yung cash out, magkano na lang yung balance sa banko, pwede nyo po kami i-message, no? Yung cash out po natin, pwede nyo po mag-initial kayo, then installment yung iba. Pwede po yan, depende sa pag-uusapan natin. And if you have other questions po na pwede nyo tanong, at interesado kayong kunin to, no, message nyo na po kami para masagot po namin. PM po namin kayo kung magkano yung cash out ng bahay na to. Okay? So, yun lang. Thank you so much, guys, for joining me. And I hope and pray na natuwa kayo or na nasihan kayo sa nakita niyo pong design ng aming bahay. Okay guys, thank you so much again and see you on our next vlog. God bless you all.